happy, happy 5th anniversary sa atin pong mga Light Nights all over the world! Nag-uumapaw na grasya at siksik na kalaman sa loob ng 5 taon at marami pang taon. Dito pa rin po yan sa Straight From The Word. Narito po tayo sa ating panibagong topic series at pag-uusapan nga po natin ngayon ay indispensable. It may sound basic, pero mahalaga siya. Pinapakita ng salita ng Diyos, ng Panginoon, kung gaano kahalaga yung mga special na araw noon, na sabi niya, lagi niyo itong binabalikan. Magandang naalala mo yung simula mo kasi it will keep you humble. Yes, no? It will remind you where you started, sino ka, and even your identity. Walang makapipigil sa'yo pupunta kasi bakit? You know where you started eh. Yeah. Kasi alam mo kung saan ka papunta eh. Tama. Lagi mo binabalikan, ano ba pinapagawa sa akin? What is my mandate? What is my purpose? So ganun kahalaga that we remember our roots. Effective ban declaration? Retaliation? Totoo ba? Sacrifice to Jesus? Mahalaga ba? Indispensable. Back to basic Christian virtues. Happy 5th anniversary sa atin pong mga lightmates na kasama natin, especially sa mga viewers ng Straight From The Word. We've been doing this for 5 years na. Grabe. At ako po ay privileged at nagpapasalamat dahil naging kabahagi tayo. And I'm looking forward na ang Light TV Radio, especially Straight From The Word, ay patuloy na maging pagpapala sa marami mga tao. Tuloy-tuloy tayong magsama-sama ang Lunes hanggang Biyernes sa Light TV Radio para sa ikalalago ng ating pananampalataya, ikalalapit ng ating puso sa Panginoon, at pagtuturo sa atin ng Lord paano tayo mabuhay sa Kanyang kalooban. Sa inyong mga panalangin at pagsuporta sa Light TV Radio ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Asahan po natin ang dagsa-dagsa at umaapaw na pagpapala sa inyo pong lahat. At sa Light TV Radio naman, ang aking pong panalangin, lalo pang yumabong, lalo pang lumawak. Naniniwala po akong hindi pa tapos ang Diyos sa Light TV Radio. Magiging daluyan na nag-uumapaw, nag-grasya at siksik na kaalaman. Dito pa rin yan sa Straight From The Word. Maraming salamat po sa inyo, Light TV Radio. Mahal po namin kayo, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Effective ban declaration? Retaliation? Totoo ba? Sacrifice to Jesus? Mahalaga ba? Indispensable. Back to basic Christian virtues. Paanong nagiging paraan ang intercession para ipakita ko ang pagkikare ko sa ibang tao? Kasi when we say intercession, like with Sarah, you are praying not for yourself, you're praying for other people. You are coming in between. Ibig sabihin, standing in the gap between God and man, nag-intercede ka. Kaya ang intercession, hindi makasariling panalangin. Alam mo, ang maganda sa intercessor, kahit hindi na sila nagpe-pray ng pang-sarili nilang need, ang grabe, sinasagot pa rin sila ng Panginoon. You know why? Kasi pag binilas mo ibang tao, ang balik sa iyo doble. Talagang ganyan ang kinaganda kapag hindi ka makasarili. Kaya talagang prayer is a powerful tool. Let's use it not just only for ourselves, but even for other people. And that's the reason why God gave that power of prayer. Para maranasan sa atin, makapangyarihan talaga ang Diyos. Because God can change everything. There is power when we pray. Effective ban declaration? Retaliation? Totoo ba? Sacrifice to Jesus? Mahalaga ba? Indispensable. Back to basic Christian virtues. Light TV Radio. Light TV Radio. Light TV Radio. 5 taon na in proclaiming good news. Straight From The Word. Hello, hello sa lahat po ng ating mga lastings. Kumusta po ang ating araw? Kumusta po ang ating Wednesday morning? Yes,
midweek na mga life mates at alam ko yung mga iba sa atin ito na yung huling work week nila, di ba? Kasi Thursday, Friday walang pasok yung iba. So ngayong araw na lang, kalma-kalma. At yung mga iba half day, yung mga iba wala nang pasok ngayon, no? Pero kung nasaan ka man ngayon, naku mga lightness, tumutok ka dito sa iyong paboritong programa para muling magbigay ng pag-asa. Mm-hmm. Yes, magandang morning, lightmates. Sara, magay sa ating mga lightmate friends para po sa, anong batawag ngayon po, no? Holy Wednesday, oh, na talaga. Yes! At dapat tayong magtika at magkaroon ng reflection at magkaroon ng pamisa-misa naman ay pag-aayuno. Kaya sa ating mga kaibigan, nangyayon po patuloy na nakatutok, ay nagumba po na grasya at siksik na kalaman. Lagi po yan dito sa Straight From The Word. Habang patuloy natin binabati yung mga likemates na nakatutok ngayon sa ating mga cable channels, via Light TV, God's Channel of Blessings. At syempre, yung nakikinig sa DCJB 1458 Radio Calabar Zone. At syempre, sa 91.1 sa FM Palawan. Magandang morning, Lightmate Sara. Ganda ng buhok natin ngayon. Ha. Yes, well, thank you so much. Thank you. Ganyan talaga pag-inig. Lepas, no? Kung saan naman ang araw mo, no? Today, medyo busy ang aking araw dahil mamaya ipupunta kami sa Monumento, ayan, dyan sa may Victory Mall, meron kaming fusion. Ayan, so may mentoring yung mga leaders namin, yan yung ganap namin for today's video. Ayan, so after nito, aalis na kami. Kayo ba, Pas, ano pang mga ganap nyo ngayong Holy Wednesday? Actually, itong mga nakarang araw tayo naging busy, no? May kinasal tayo. Congratulations sa couple na Barkalse, no? Si Cindy tsaka si Ryan, no? Doon sa Alabang. Mm-hmm. And after that, nagkaroon tayo ng nung isang araw naman, kahapon, no? Funeral service naman doon sa Muntinlupa, no? Sa may sukat pala. Sukat Parañaque, St. Peter. Mm-hmm. So, ngayon medyo I decided parang rest muna, no? Talagang, wow, taray! Kumbaga, ano eh, mahal araw eh, no? Kumbaga, bawal kumain ng karne, bawal kumain ng... just kidding. I just would like to have... Pa rin, Nagkakunin pa rin kami. Gusto ko lang magkaroon ng ano, reflection. Yung sinasabi lagi ni Brother Eddie, yung Tagalog ng Bulacan, yung magtika. Yung sabihin yung magkaroon ng reflection. I just would like to do that. No? Hanggang Friday actually, kami dito. Actually, yung mga iba nga, Pas, meron silang pag-aayuno, di ba? May prayer and fasting sila. Yung mga iba, may encounter God retreat. May mga iba, may mga programs sa church, yeah, di ba? That's it. So, ayun, maraming mga kaganapan pag Holy Week. At talaga namang busy-busy yung mga Christian, mga church workers, mga volunteers. Maraming mga gawain sa church pag mga ganitong mga lightmates. Kaya maganda, no, na meron talaga tayong church na kinabibilangan, no, para, yun, ma-refresh tayo at maintindihan talaga natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ngayong kapanahunan na ito, 'di ba, mga lightmates? Tama yan. Ayan. Nako, speaking of that, syempre alam naman natin, Pas, 'di ba, na bago ipako si Jesus sa krus, meron muna isang tao ang nagbudas sa kanya. Diba? Nako, no, sa mga lightmates natin na minsang naranasan ng traidorin. Oh, grabe sa puno noon, no? Have you ever felt being betrayed by someone you love, by someone you trusted? Do parang ang noon, no? Parang after nun, parang magkakaroon ka na agad ng trust issues, no? Hindi ka na agad basta-basta magtitiwala. Naranasan mo na bang mapagtaksilan. Naranasan mo na ba na kung saan yung mga pangakong binitawan ay napako? Ikaw ba, Pas, may mga ganyang kabang karanasan? Alam mo, Lightmate Sara, my background being as a pastor ay talagang lagi tayong pumapalit sa isang pastor na nawala, na DA, yung isang simbahan na namatay, tayo yung gagamitin ng Diyos as being instrument para buhayin, i-restore. So eventually, pag napapalago na natin at meron tayong napuproduce ng mga bagong ano, yung iba naman kasi may nakinukuha tayong luma, yung iba galing sa church, yung kapag na-establish mo na sila, yung bang lalabanan ka, yung bang darating sa punto na aagawin yung position mo. Napakasakit sa akin yung gano'n. Ako naman, hindi ako insecure sa ating position. We keep on discipling people because we want to expand. Ngayon nga, walong church na tayo ngayon dito sa distrito ng San Pedro. Masakit yung gano'n. Ano yung mga pagkatapos mong pagkatiwalaan, mahalin, alagaan, bigyan ng pagkakataon maglingkod. Minsan, meron pa akong magagawa na nilagay ko pa sa pastoral care, yung sa follow-up ba.
Tapos, nirebuke mo, napagalitan mo, tapos iba yung sinasabi sa tao, yung binabaliktad ka, yung mga ganun punto. Pero sa awatabag ng Diyos, no, nagkaroon na ng confrontation, eh, talagang nakita kung sino yung nagsisinungaling, kung sino yung talagang ano. Ang dami kong nakaranas ng ganyan life with Sarah. Kasi tayo yung naging pastor dito sa distrito ng San Pedro. Tayo yung mas bata, mas maraming nauna sa akin, na talagang tayo yung pinili ng Panginoon, na tama nga yung sinabi ng Bible, may nauna na nahuli, na nahuli na nauna. Totoo so, yan. I experienced that. Ang maganda lang doon, it helps me a lot to trust in the Lord at maging maingat na sa pagpili ng tao. Dahil meron tayong kasabihan, madaling maglagay, pero mahirap magtanggal. Dahil maraming kaakibat itong sasama minsan sa kanila. Naku. Parang ang ano naman yan, ang bigat naman yan. Grabe, no? Hindi ko pa naranasan yung mga ganyan-ganyan pas, no? Ang hirap. Parang hindi mo alam kung paano mo siya haharapin, di ba? Mahirap, masakit. Oo, masakit, painful. Pero yeah, just to try to lighten the mood, no? Ako naman, alam mo ba yung katagang, who does not pay? Ba't kasi nauso yung upangalan niya? Mimini agad yun. Who does not pay? Ayan. Madalas natin nakikita tong karato lang to sa mga jeep, di ba? Jeepney, oo. Hindi marunong magbayad ng pamasahe. Ano ba, confession ba yan o ano? Somehow. So, eto na nga, guys. Ayan na ha. Sorry na, Lord. Noon pa naman yan. nung college ako, kasi meron akong class na panggabi. So, 6 p.m. to 9 p.m. So, 9 na yung uwi ko. And then, gabing-gabi na yon, wala na talaga akong pamasahe pa uwi. So, pag maglalakad ako, medyo delikado na. Tapos parang pagod na rin ako. Parang hindi ko na kayang maglakad. So, sumakay ako ng jeep. Ayan. Tapos, alam mo, first time kong ginawa yon at kabang-kaba talaga ako. Una at huling beses ko siyang ginawa, hindi ko na talaga inulat kasi guilty ako. Tapos kabang-kaba ako talaga panalo, no? Tapos eto na nga, sumakay na ako ng jeep. Eh, di ba mga estudyante, syempre, ano yan, kanya-kanyang bayad, wala namang konduktor yon. So kanya-kanyang bayad na, labu-labu na, yan na, bayad po. Eh di ako, nung marami nang nagbabayad, no, sabi nung isang nasa ano ko, dulo, sabi niya, bayad po, eh inabot ko. Tapos imbis na sasabihin kong bayad daw po, ang sinabi ko, bayad po. Wise. Parang kasari, nagbayad ako. Parang nasabi talaga ako ng bayad. So alam niyo, ang feeling na parang guilty ako, yung hiya ko, takot ako nung ginawa ko siya. Hindi ko na talaga siya inulit. Kasi talagang, alam mo yun, takot ako. yun yung unat ko rin beses ko siyang ginawa. Grabe yun. No, tapos, ayun, parang, alam mo yung feeling na parang gusto mo na lang matunaw, gusto mo na lang, ayoko na, gusto ko nang bumaba, manong pakibilis, ganon. Eh, ako pa naman yung huling-huling bababa kasi iikot siya ng MCU. Ako yung huling-huling bababa, di ba? So, yun. Buti hindi ka tinanong, nasan galing to, sa bulsa po? Hoy, pero mas malala yung iba, ha? Hustler yung iba, no? Hindi na nga nagbayad, naganap pa ng sukli. O, di ba? Sobro din. Kumusta naman, no? Pero yun, no? Mali yun, guys. Huwag na yung gagawin yun. Kawawa naman yung mga jeepney driver natin. Di ba? Na nagtatrabaho ng marangal. Ang hirap kaya nung ginagawa nila. Tama. So, yun. Kakatawa naman yun. Who does not pay? Kaya pala nauso yung gano'n, na naglagay na yung mga jeepney ng gano'n. Ay, oo. Uupas, totoo. At yung mga iba, meron na silang tagasingil. May mga gano'n. Yung para, di ba? Para iwas yung mga gano'ng mga who does not pay na yan. So, yun. Ayan ako, mga lightmates kayo. Ano ba yung mga experiences nyo patungkol dito sa ating talakayan ngayong araw na ito? Naranasan nyo na bang mahudas? O manghudas? Naku. Pag-uusapan natin yan ngayong araw na ito, mga lightmates. Kaya naman, naku, huwag na nating pahabain pa.
Sana natin itong ating talakayan, mga lightmates, sa pamamagitan ng ating tanong. Totoo ba, Paz? Aha. Totoo ba, Paz, na kasama sa plano ng Diyos ang act of betrayal ni Judas? Talaga bang si Judas ang pinili na manghudas kay Jesus? Dami-rami ng tao, ikaw pa talaga yung napili, no, na manghudas. No? So, ayan, pag-usapan natin yan, Paz. Well, alam mo, itong ginawa ni Judas against Jesus Christ, it was being prophesied in the Old Testament. Grabe, no? Bago pa ito nangyari, talagang ito yung naisulat. So, ibig sabihin, talagang nakatakdang mangyari. No? Na talagang, although intentional itong ginawa ni Judas, pero hindi niya alam, ay it was being prophesied at talagang nakatakda. At siya pala ang magiging instrumento on a negative way lang. Makikita natin niya sa Zechariah chapter 11, verse 12, nang sabi doon, it's always prophesied na siya po ibibetrayed with 30 pieces of silver. So, ito po ay, parang pelikula lang lahat ng ito. God orchestrated everything. Pero ang punto dito, pinatunayan ng Panginoon na si Judas, mas mahal niya talaga yung pera kaysa kay Lord. Siguro kung tatanungin natin, mahal ba ni Judas si Lord? Well, I believe yes. Hindi siya magtsatsagang magpa-disciple ng 3.5 years with Jesus Christ. Ang problema lang ay yung usapin na talagang ano ba ang mas mahal. Yun po ang usapin sa tinatawag na pagmamahal. Alam mo, maraming nakulong ng mga great man of God sa Amerika na naging sikat pero nagnakaw ng pera, ng babae, ngayon nakulong sila. Minsan dinalaw sila ng isang pastor na nag-aaral pa lang sa Bible College, sa Bible School. Sabi niya, nung panahon mo bang ginawa yung dahilan kaya kayo nakulong, mahal niyo po ba si Lord? Yes, sabi nila, yes, mahal nila si Lord. Ang nawala lang sa kanila, yung kanilang fear of the Lord. Tingin ko, yun yung nawala kay Judas. Na, alam mo, Jesus is not, hindi naman siya bad manager. Kasi, tignan mo, alam na ni Jesus Christ ng kahinaan ni Judas, pera. Walang maililingit kay Jesus Christ. Eh. Pero anong ministry binigay kay Judas? Treasurer. He's not a bad manager. Kasi pag ikay good manager, dapat maglalagay ka ng tamang tao sa isang departamento. Pero ang tingin ko lang doon, alam ng Panginoon, yun ang kahinaan niya. Pero tingin ko, binibigay siya ng chances para baguhin yun. And yet, nagfail pa rin siya. Sabi ng Matthew 6 verse 21, "But where your treasure is, there your heart will be also." So pag sinabing treasure, kung anong mas mahalaga sa iyo, mas una sa iyo kaysa sa Diyos, dun mo ilalagay yung puso mo, ang buong buhay mo. At ang problema, yun yung kahinaan ni Judas. No? Sabi nga ng Bible din, no, sa Matthew 6:22, "The eye is the lamp of the body." Pag yung eyes daw natin ay healthy, the whole body will be full of light. Pero kapag yung ating eyes ay merong darkness, like in the light of Judas, yun yung naging kanyang kinabaksakan. Kaya talaga makita natin dito, sasabihin ko ulit, I believe that Judas also loved Jesus Christ. Ngunit, ang isang usapin dito, marami kasing tao, like Mitsara, tinanggap lang si Jesus Christ as Savior. Kasi ayaw nilang mapunta ng impyerno. Pero they don't accept Jesus Christ as Lord. Kasi pag sinabi mo Lord, Master, subject ka sa Panginoon, you have no choice but to obey. Not 99%, not 50%, 100%. Ang problema ni Judas, 50-50 yung pagmamahal niya. Kaya nangyari, talaga. Tingnan mo, nung ma-realize niya yung ginawa niya, na ang kapalit pala nito ay kamatayan ni Jesus Cristo. Di ba sinusoli niya yung pera? Kaso ang problema, naisana siya eh. Sinabog, actually yung pera hindi niya ginamit eh. Sinabog niya, tinapon niya. Ang problema lang ni Judas, sa sobrang kanyang guilty feelings, nagpakamatay siya. Yung naranasan ni Judas, hindi godly sorrow eh, worldly sorrow. No? Hindi niya mapatawad yung kanyang sarili. Kasi kapag nagre-repent ka, although pwede ka malungkot, after noon may kapayapaan ka. Pero siya hindi. Guilty feelings to the point, pinatay niya yung sarili niya. Kaya nakakaawa. Kung tatanungin niyo po ako, ligtas ba si Judas? I'm sorry to tell you, hindi po, mga kaibigan. Kahit tinanggap niya ang Panginoon. Kasi ang pagpapakamatay ay isang matinding kasalanan nito. No? Talagang pakaingan natin, mga kaibigan. Siguro that's the way we look at Judas right now. Kaya God knows who does not pay. Ayan. Aray. Sakit. Pero totoo yan, no? Wala talaga tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Kahit pa
alam mo ha, tingnan mo to si Judas ha, disciple siya. Part siya ng 12. At dun sa tatlong taon na pagmi-ministeryo ng Panginoon, kasama siya. Kasama siya. At talaga namang first hand siyang nakakakita ng lahat ng mga miracles ng Panginoong Jesus. Pero despite of that, talagang nangyari pa rin ang dapat mangyari. Nag-Hudas pa rin si Judas. At talagang, ayun yung pinakamasakit, no? Yung pinagpalit niya si Jesus for 30 silver coin, diba? Parang, ganun lang ba yung halaga ng Panginoong Jesus sa'yo? Minsan, no, pagtitingnan natin si Judas, parang iyuyok, no? Pero hindi natin minsan namamalayan na somehow, meron din tayong ganun, no? Parang madalas pinagpapalit natin si Jesus sa mga bagay na makamundo, di ba? Don't get me wrong, ha? Naiintindihan ko naman na mahalaga yung trabaho. Mahalaga yung mga job natin. Pero kapag dumadating na sa punto na talagang, alam mo yon, hindi na natin napaprioritize yung Panginoon. Yung may mga paraan naman, may mga means naman, pero hindi talaga tayo nag-e-effort. No, wala talaga yung desire, no, para mas maging malalim pa sa relasyon natin sa Panginoon. Yun talaga, no, minsan may mga bagay na vain pero mas pinapahalagahan natin. Mas masakit, 'di ba? Parang inuulit lang din natin yung ginagawa ni Judas kay Jesus, 'di ba? Mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na pansamantala. Yun. No? Kaysa sa mga bagay na indispensable, na essential, fundamental, at pang-eternal. No? Yung nakakalungkot. At nangyayari talaga yan hanggang ngayon. Kaya sa mga lightmates natin, tumuto kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Kaya naman, hindi na natin mapahabain pa. Without further ado, let us proceed to our topic for today. Effective bond declaration? Retaliation? Totoo ba? Sacrifice to Jesus? Mahalaga ba? Indispensable! Back to basic Christian virtues. Alright mga lightmates, narito pa rin po tayo sa ating topic series na indispensable. And for this day, pag-uusapan po natin, how to give Jesus authority over your life. Amen. No? Alam mo, simple lang naman No? Ang kasagutan dito surrender. That's it. Diba? Total surrender. Hindi half-hearted na pagsuko sa Panginoon, kundi buo, no? Yung total surrender. Hindi pwedeng si Lord na bahala sa ibang aspect ng buhay mo, pero pagdating sa love life, pwede bang Lord, ako na to? Hindi ganun Hindi pwedeng si Lord yung bahala sa ibang aspeto ng buhay mo, pero pagdating sa finances mo, Lord, pwede bang ako na yung bahalang gumawa ng hakbang ko pagdating sa ganito? Hindi Napakahalaga nung tinatawag na total surrender. Yes. And it will only happen if we have this thing called true repentance. No? Kaya good, mga lightmates, yan din po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. Alam mo, Pas, no? Si Judas ay na-deceive siya ng silver coins, 30 silver coins. No? Ano ba ang sinisimbolo nitong silver coins na to sa panahon natin ngayon? Pag-asapan natin yan. Well, it's very, very clear. Silver coins ay isang bagay na pwede mong ipambayad o ipambili. Sometimes it's made of gold. So kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:24, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God both, God and money." So we talk about money here. No, alam mo, nakakalungkot lang, like Mitsara, walang pinagbago. Sa ating kapanahonan, huwag na tayong magtaka, it was being prophesied na marami maglilingkod kay Lord, hindi dahil mahal si Lord, kundi dahil sa pera. Alam niyo si Brother Eddie, lagi niya sinasabi sa aming mga pastor, lalo na po yung may magpapastor, yung nag-aaral po sa BESMI, Brother Eddie School of Ministry. Kung kayo maglilingkod at ang hanap nyo pera, huwag kayong magpastor, sabi ni Lord. Mag-business kayo kung gusto nyo ng pera, o kaya mag-artista kayo kung gusto nyo sumikat. Pero kung hanapin nyo ang pera sa ministry, ay huwag. Sapagkat ako, nagsimula ako talaga ng 750 a month ang aking love gift. Sinubo kami sa panahon, like me, Sarah. Kami yung panahon na naglilingkod kahit walang pamasahe, nagla-live group, nagpa-follow up, naglalakad. Yeah. Pag tumatanggap nga kami ng love gift at pipirmahan namin yung voucher, nahihiya pa nga kami. Pero sa panahon ngayon, ewan ko ba, may mga manggagawa, parang pag walang gasolina, hindi kikilos, na pag walang pamasahe, pag walang ganire. Kaya iba pa rin yung panahon namin, like me, Sarah, na talagang talagang lahat gagawin for the glory of God. Well, ang buhay reliyon at pananampalataya,
buhay spiritual na pagsubok kung sino mas mahal mo. Kasi ang dami ngayon, katulad ngayon, no, hindi na tayo lalayo. Sa Davao, eh, meron itong hinuhuli ng Kongreso, ng Senado at ng Amerika. Ng Amerika. Bakit? Grabe. Kibulo yun. Alam naman natin yan. Ano? He used religion para hindi mapalapit sa Diyos eh, kundi mapalapit sa Kanya. Kaya sinasabi niya, he is the Son of God. Nag-elevate pa nga. He is the God the Father. Kasi siya na raw may-ari ng mundo. Oh, na-promote na. Siya na may-ari ng mundo at siya daw may-ari ng kaluluwa natin. Ang alam ko lang na nagsasabing, ako may-ari ng kaluluwa ninyo, si Satanas, yun yung mga nagsasabi. But anyway, my point is this. No? Talagang ang dami ng ganyan. Alam mo, nung mapanood ko si Kibuloy, may nangyari na pala nung araw, yan ay sa panahon sa Surigao yata. Yung Ecleo, yung Philippine Benevolent Mission. Yung Ecleo, na mayroong healing ministry yung tatay niya, lumago sila, lumaki. Pero nung sinalin sa anak niya, at talagang pinatay yung asawa, at nang dako ng pera, at talagang dumumalalaman ko sino yung kulto eh. Una, hindi nagpipreach sila at nagagawa sila ng reliyon, hindi para mapalapit sa Diyos, kundi makakuha ng pera out of the people. That is very, very wrong. Kaya talagang sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. No? Kaya makita natin, katulad na pinag-uusapan natin kanina, like Mate Sarah, pinag-uusapan natin si Judas. And when we talk about Judas, we talk about two things. Ang naranasan lang niya, remorse, hindi repentance. Okay. Kasi pag ni-remorse, nalungkot ka lang. Kumbaga para ka lang naapektuhan. Pero hindi mo binago yung ginawa mo, no? Nagpakamatay ka pa. Ang repentance kasi katulad ng sinabi mo kanina, total about face sa kasalanan. Total surrender. Total surrender. And that's 180 degrees turn around, yeah. That's we need to do in order for us to be changed, because no matter what we do, we can never change ourselves. Naalala mo nung may dalawa ko na alalay, si Mary na nagbuhos ng mabangong pabango kay Jesus Christ sa isang event. Aba, ang sabi ni Judas, sayang yan. Ba't mo yan ibinuhos? Di siya sana yung ibenta at ang pinagbilan ibigay sa mahirap. Tunog politiko, like Mitsara, no? Pero hindi nila alam, treasurero si Judas. Kaya niya sinasabi yun, hindi dahil mahal niya si Lord. Dahil niya sinasabi yun, kasi nanghinayang siya sa pera na dapat pag inilagay sa grupo nila, makukupit niya. Nangungupit. According to the Bible, kumukupit talaga on a regular basis si Judas. Treasurero siya on a regular basis. Sa kanyang pang-sariling pangilangan. Nakakalungkot, ano? Na talagang may mga taong ganyan nasa church, not because of the Lord, not because of love, not because of fear of the Lord, but because of money. At malalaman natin yan. Kaya magandang ito ating na pag-uusapan para maging paalala sa lahat ng ating mga kaibigan. We must love the Lord more than silver and money. Wow. Alam mo, Pas, no? Hindi ko malilimutan yung sinabi nung mentor namin eh, dati, si Pastor Mike, no? Pastor Mike Toria, kung nanonood ka ngayon. Wow. Sabi niya, marami daw mga tao na napanood niya na sa church na ganito, no? Puro emosyon. Yun. Pero walang desisyon. No? Na, alam mo yung parang, maraming ganun eh, no? Talaga na baldi-baldi ng luhang iiyak pag-encounter. Yun, pag-EGR, iyak-iyak. Oh. Yes. Pero after noon, they're doing the same mistakes, no? Yung mga ginawa nila in the past, inuulit lang uli nila. No? So, napakalaga na ang pagbabago, no? Yung desire na magbago, hindi lang dapat puro emosyon. Yeah. Kundi ito talaga ay isang desisyon. Tama. No? Sabi nga sa isang awitin, I have decided, diba? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No, talagang desisyon siya na kahit mahirap ang sitwasyon, kahit may mga ino-offer sa iyo si Satan, mga bait, no, mga pain ni Satanas, eh, hindi ka magpapatinag. No, kasi ang pagtanggap sa Panginoon ay isang desisyon at hindi lang isang emosyon. Amen. No, kaya yun yung difference eh. That's yun yung difference ng worldly sorrow sa godly sorrow. Si yung worldly sorrow, puro lang siya emosyon. Emosyon lang. Walang, remorse lang siya. Walang desisyon na magbago, walang desisyon na sumunod kay Kristo. Amen no? to that. Remorse lang. Pero yung godly sorrow that leads to true repentance, yes, ito ay isang desisyon na may kalakip na pagsunod sa Panginoon. Amen to that. So,
ayun, mga light meets, para makasunod ka sa Panginoon, kinakailangan ng ano eh, total surrendered na buhay. Talaga. Kasi hindi pwedeng ano eh, meron ka pang mga bitbitin, no? Pas, parang ang bit, yun yung mga dahilan para magpabigat sa'yo at hindi ka makaabante. No, yung mga bitbitin mo, hanggat dala-dala mo yan at hindi mo binibitawan sa Panginoon, talagang yes, mahihirapan yes. tayong lumago, mahihirapan tayong makausad, mahihirapan tayong makamove on. Diba? Diba? So, ayun, no, mga lightnings. Kasi even naman si Pedro, diba, Paz, no? Kahit si Pedro, kagaya ni Judas, nagkamali din siya, diba? Kinaila niya nga si Jesus. Eh. Pero yung pagkakaiba kasi nilang dalawa, si Pedro nagpatuloy. Si Pedro nanatili. No? Hindi lang basta umiyak. Tama. Alam mo, yun yung mga ano, yun yung problema sa atin. Kahit sa panahon ngayon eh, no? Pride. Oo. Diba? Eh, parang kinikwento mo kanina, mapagsabihan ni pastor, ma-disciplinary action, ayaw nang manatili, ayaw nang bumalik sa church, ayaw nang magsimba uli, ayaw nang magpakita. Uh-oh. Bakit? Kasi ito lagi nila sinasabi, nahihiya kasi ako. Yun nga, yun nga. May point ka dyan. Which is, pride pa rin. Yes, diba? It is. Hindi ka naman pumupunta sa simbahan para maging maganda at mabango yung imahe mo para din sa mga ibang tao na nasa Tama. Paligid mo eh. Tama. Pupunta ka sa simbahan para sa Panginoon, no? So, ayun, no? Napaka, ano talaga, no? Napakatinik talaga nitong pride na to, no? Pag dinayaan din nating maghari sa puso natin. Tama. Marami na nga punta sa impyerno because of that pride. Alam mo, napansin ko yan sa ministry, no? Kasi sa church natin, policy ng church every year, pwede magpalit ng chairmanship ng department ministry, di ba? Ah, opo. Nakikita ko yun, kapag pinalitan sila, ewan ko ba, parang parang ayaw na nila mag-church o ayaw na nila maglingkod pag walang posisyon. Pride talaga yun. Ano? Hindi na ganun ka-supportive sa ministry. Nakikita ko talaga yan. I believe that is a sign of humility. Kaya may reason kung bakit ka pinapinalitan. Hindi lang natin sinasabi yon as a pastor. May mga rason tayo ba tayo nagdedesisyon. But it is the policy of the church na talagang magpalit taon-taon. So pag yan ay nangyari, hindi yan po personal atake. May rason, may nakita marahil hindi maganda para sa iyo. Well, we rebuke you, we want you to know about that, but if you would like to change that, ang magandang talaga ano doon is change of leadership. So lahat ng ito ay ginagawa natin in the name of management, good management and leadership para ang church ay patuloy na mag-go. Pero kapag nawala ka na ng hindi ka na chairman, hindi ka na active, tingin ko there's a problem with it. Naglilingkod ka hindi dahil sa posisyon, maglingkod ka dahil mahal mo si Lord. That's the way we do it. Tama. Alam mo, nangyayari din yun eh, kahit nasa ministry, pag di naka-assign, di nagsisimba. Ay, nako! Diba? Nangyayari yan. Di naman ako sasayaw this week. Ay, di naman ako tatayo this week. Di naman ako online na lang ako. Ganyan, may online naman. Magandang kalaan yan. Yeah. Diba? So, dapat, you are still a worshiper on or off the platform. No, yun yung totoong worshiper on or off the platform. Talagang, worshipper pa rin, hindi lang worshipper kapag tatayo ka, no? Dapat you set an example na kahit hindi ako yung naka-assign ngayon, kahit bahagi ako ng congregation, no? I can still worship the Lord. I diba? Agree with them. Hindi naman ano eh, yung porket worship leader ka lang, ikaw dun ka lang mag-worship. 'Di ba? Hindi ganoon 'yun. It doesn't work that way. Yes, it Ayan. Is. Nakapas. Eto na, paano ba natin masisiguro na hindi tayo madideceive kagaya ni Judas? Ayan. Paano ba natin masisiguro na hindi tayo basta-bastang mahuhulog sa bait of Satan, sa pain ni Satanas na 30 pieces of silver coin? Ayan. Kanina nabanggit na natin yung ibang bagay na dapat i-consider. Na alamin natin yung pagkakaibanga ng worldly sorrow sa godly sorrow with his Mom Sarah kanina ay na-emphasize na yon. Kasi si Judas, worldly sorrow yung naranasan niya. Nag-remorse lang, umiyok lang siya, pero hindi talaga nagkaroon ng repentance sapagkat ang naranasan niya, hindi niya napatawad yung kanyang sarili. Kasi kapag naranasan mo yung godly sorrow, maaring masaktan ka, malungkot ka dahil nasaktan mo ang Diyos mo. But eventually, God will give you peace of mind. Doon mo mararamdaman pag pinatawad ka ng Panginoon eh. Yun yung godly sorrow. And then after that, you're going to really correct it and change everything about peace nga. So pangalawa, para hindi tayo ma-deceive,
wag nga emosyon. Wag emosyon. Wag lang remorse. Kasi mababaw na dahilan yan. It's part of what we call repentance, yung umiyak. Wag ko nating imemenosyon. Mm-hmm. Dahil hindi naman iiyak ang isang tao nang walang pinagdadaanan. Hindi naman siya iiyak. Mm-hmm. Pero it is not enough. It is not enough. You need to really change it. You need to really make about pace about that situation, lalo na sa tinatawag na kasalanan. Kaya talaga makita natin, para hindi tayo ma-deceive, do it spiritually. Do it, use your discerning spirit. Are you doing right? Ginagawa mo ito ng tama? Maraming pattern in the Bible, yung tinatawag sa repentance. Kinakailangan talagang yung paghingi ng tawad, pangalawa, yung remorse, yung part yan. Pero ang maganda dito, alam naman natin na sa dugo ng Panginoong Jesucristo, na natigas sa krus ng Kalbaryo, siya naglilinis sa atin. Ang maganda rito, ibabad mo yung sarili mo sa panalangin. Ibabad mo yung sarili mo sa pagbabasa ng Biblia. No, ibabad mo yung sarili mo sa pagsamba. Nang sa gayon, magkaroon ka ng sapat na lakas to really correct it, to really change everything. Ang Diyos naman gagabayan ka. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Mm-hmm. Ang kailangan lang, you got to be intentional in anything that you do, lalo na sa usapin ng repentance. Subukan mo, one step at a time, huwag kang mawala ng loob. Lahat ng nadapa, nakababangon. Sasamahan ka ng Panginoon. Sabi ni David, 7 times I fall, but 7 times I will arise. Everybody knows kung paano nagkasala si David. Mabigat pa nga, no? Adultery. But the Lord changed him. Bagamat si David, meron pa lang tinatawag na forgiveness will be there. Pero meron tinatawag na consequences. Na minsan yung consequences, dadaanan mo. No? Dadaanan mo. Pero through the process, God will be with you. And after that, makakabangon ka rin at ikay magbabago. Kaya talagang go on lang, bumuon lang, kapatid. Oo. Kumbaga parang, parang resulta ng mga maling pagpili natin. No, resulta ng mga maling desisyon natin sa buhay, no? O consequences talagang andun hindi siya. Hindi matatakasan 'yan. Hindi siya matatakasan. Pero ang kagandahan naman nito, yung kapatawaran ng Panginoon sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa Diyos with a sincere heart. Yeah. Talaga namang ibinibigay ng Diyos yung forgiveness, 'di ba? So ayun, no? There's still the consequences, we will face it. Pero ang kagandahan nito, yung kapatawaran ng Panginoon ay kanyang igagawad sa atin. Amen. No? Alright, no? Alam mo, Past, no? Talking about kapatawaran, no? Forgiveness, hindi lang naman si Jesus yung nakaranas ng ganito. Even sa panahon natin, may mga taong nakaranas ng betrayal, na minsan tinraidor sila ng mga taong minsan pinagkatiwalaan nila. No? Paano po ba maibabalik yung tiwalang nasira? No, yun kasi yung nangyayari kapag na-betray, nagkakaroon ng trust issues, nahihirapan na uling magtiwala, no. Paano po ibabalik 'yon? At pwede pang magkaayos uli yung tao na 'yon, no? Halimbawa, for example, tayong dalawa, nasira mo yung tiwala ko, ibabalik pa ba 'yon? Magiging kagaya pa ba rin ng dati yung fellowship and relationship, ganun, may babalik pa ba 'yan? Pag-usapan natin. Well, that question is case-to-case basis, like with Sarah. Una, depende din sa tao. O kasi may mga tao namang malambot ang puso. Kapag nakitang yung kanyang subject na nakasakit sa kanya, ay nagsisit, nagbago, madali siyang magpatawad. Pero kapag the more na nakikita mo, yung may kasalanan sa'yo, lalo pang nagmamagaling at nagja-justify. Siyempre, nakakagalit yun, di ba? Like with Sarah, no? Yeah, so, it will depend on the people. Ako, mapagpatawad ako. Hindi ako yung tawag dito, yung iipon ng sama ng loob sa puso ko. Sabi pala nung doktor, kapag ikaw pala ay nag-iipon ng sama ng loob sa puso, kaya pala maraming mga tao ay meron sakit sa puso. May kinalaman din yan from spiritual to physical. So ang sagot natin dyan, like with Sarah, yung nagkasala, kasi yung tiwala, napaka-importante niyan. Kapag nawala ang tiwala, talagang ang hirap ibalik. Nabasag na eh. No, kumbaga, para ma-renew yon, para ma-restore yon, katulad yung ginawa ng maraming tao, i-renew mo. Ibig sabihin, bumawi ka. Patunayan mo doon sa pinagkasalanan mo, nagkasala ka talaga. At patunayan mo sa kilos mo, sa buhay mo, nagbago ka. Kasi madaling tanggapin ang isang taong nagkasala na nagbabago. Kahit sino, tatanggapin ka. Kaya ako, para sa akin, life, as far as the Lord Jesus Christ is concerned, living a new life is really very, very challenging. Kasi life is all about changes, challenges, and choices. So if you want to be trusted, there must be changes. No? If you want to be trusted, accept the challenges. Maaring sa una, pwede kang reject.
Huwag ka masaktan. Eh, may karapatan ka ba masaktan? Eh, nakasakit ka na nga. Kaya dapat daanan mo yon. Resulta lang yon. Consequences lang yon. No? Talaga magdadrama yan kaharap mo. Sinaktan mo eh. No? Oo. Kumbaga, lahat ng yon tanggapin mo na lang. Resulta lang kasi sa ginawa mo sa kanya. And then, you got to have a choices. Ah, ito ang gagawin ko. Ako ay magbabago, papakita ko sa kanya ganito ako. Pag nangyari yon mas madali pa sa alas 4 ng maga, eh talagang matatanggap mo yung pagtanggap ng tao na yon. Yun naman ay tinuro sa atin ng Panginoon. Eh. We must love one another, forgive one another. Ang utos pa nga ng Panginoon, even love your enemy. No? Yung mga taong. Alam mo, ako yung tipo na yung binabanggit ko sa mga taong lumabas sa ministry at nakasakit sa akin, pag nasasalubong ko sila sa kalsada, binabati ko pa rin, kinakausap ko pa rin, kinakaibigan ko pa rin. So, nagugulat nga sila eh. Kasi ganoon ako eh. Ang importante lang sa akin, wala na sila sa GIL. Yan lang importante sa akin. Ano yung nakuha mo yung punto? Parang hindi na magkukrus yung landas hindi mo. Na, kumbaga hindi. Ibig sabihin, hindi na siya mag-create pa ng problem under our organization. So, if you want, kung gusto niyang gawin kung anong gusto niya sa buhay niya, that's fine. Buhay niya na yun eh. Ang akin lang, gusto ko, kaibigan ko pa rin sila para walang masamang tinapay sa kanitong panin. Oo nga, parang ang hirap din kasi ng ganun, no? Parang pinapaliit mo din yung mundo mo kapag ganun. Diba? No, so kapag ikaw ay nagpapatawad talaga, no, mas gumagaan din ang buhay. Pero, hindi natin pwedeng madaliin. It will always take time. Lalo na kapag ikaw ay offend, kapag ikaw ay nasaktan. Diba? So, it will take time. Kaya dapat maging patient din. No? Lalo na yung taong nakasira ng tiwala. Diba? Ay, maging patient ka kasi nasaktan eh, 'di ba? Okay. 'Di ba? Mahirap talagang buuin yung relasyon na nagkaroon ng lamat, no? Kaya kailangan mo siyang it will take time, no? Kailangan mo siyang hintayin, no? Tamar. At sa oras na ibalik niya uli yung tiwala na yun sa iyo, na hindi mo ito sisirain pang muli, 'di ba? Talagang magiging faithful ka, magiging loyal ka, magiging tapat ka dito sa kaibigan mo na to, ako ano man ang relasyon ninyo, no? Kasi yun talaga, mahirap talaga yan, no? Pero kagaya nga na nangyari kay kay Pedro, 'di ba? Naka-bounce back pa rin siya, 'di ba, Paz, no? Kahit despite dun sa ginawa niya kay Jesus na pagkakaila, no? He was able to bounce back. At ang pinakamagandang part dito, no, the moment na tumayo siya at nag-share siya ng gospel, no, 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Yes, it is. Mm-hmm. Diba? So, yun talaga, no, makaka-bounce back pa rin, makakabawi pa rin, no, basta napakahalaga nung repentant heart, nung broken and contrite heart, no, napakahalaga nun, Paz. Mm-hmm. Ayan. Nakapas, pasahin po muna natin yung ilang mga comments ng ating mga lightmates. It's already 10:42, napakabilis po ng oras. Shout out po sa ating 96 million viewers, nakasama po natin ngayon. Ba't sa akin 114? Totoo ba? Oo, ito 114. Sa akin 96 lang, ayun. Baka hindi updated kung akong Well, anyway, natutuwa nga ako ng dami nating viewers. Praise the Lord. Bless. Kahit kasi Holy Week, no? Eh, sumusubaybay sila sa atin. Kaya thank you so much, mga lightmates. Thank you so much kay Ate Net Yumang Sagum na nag-send ng 100 stars. Uy, thank you! Kabukal, Zil Ann Baligwat, Josefina Karandang, no? Shout out din kay Den Della Renalinte. Wow. I'm watching from Dubai. Ang taray naman ng Dubai. Uy, Dubai! Grabe! Oo, gusto kong ma-witness din yung mga sand dunes ba yung tawag doon? Yung mga layers sa sediments ng sand. Gusto kong makita yan, no? Si Josie Laude, kasama din natin ngayon. Nelson Maikes, Alice Granada, Christina Domingo. Shout out din kay Lorna Bayangos, si Shi Della, Nina Saiko, Alice Estabilio Granada, Kuya Caloy Pamplona, hello po sa iyo. Shout out din kay Anelma Manuel, kay Ate Lady Maneha, Jomar Humola, Jocelyn De Los Santos. Hello po sa mga taga House of the Lord Mekawayan at kay Team Bondesto. Ayan, oy, brother Team Bondesto. Ayan. Mm-hmm. Thank you so much po sa inyo pong pagtutok dito sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon, sa akin, 102 na siya. Sa'yo, ilan na? Yun nga, pareho na tayo. Oh, ayan, pareho na tayo. Ayan. So, alright, Paz, going back sa ating talakayan. Ayan. Alam mo, Paz, itong news natin kanina, kung nakinig kayo sa ating news light, no?
ginagamit nila yung season na to para yung mga iba ay makapangdaya. Ayan, oh my goodness. Halimbawa na lang, yung news kanina na meron daw mga naniningil sa pantalan ng travel insurance. Ayan. Alam mo kung magkano? 500 per tao. Oh, di na biro yun na. Malaking bagay na yung 500, no? Parang minimum wage na rin yun, ha, guys? No? So, malaking bagay na yun. Imagine mo, 500 kada tao sisingil nila ng travel insurance. Nanilinaw naman. Nakasama na daw pala yon sa binayarang ticket. So dapat wala daw pala dapat ganun. Tama. Ayan. O sa panahon natin ngayon, paano po ba natin maiiwasan na magpaloko at maging matalino laban sa mga manloloko? Well, dalawang bagay lang yan. Ano? Una, sa mundong ito, dalawang din na tao. Ano? Yung nanloloko at yung naloloko. Well, Jesus is always saying, dapat daw tayo'y maging wise sa pakikipagtungo sa kanino man, lalo sa unbeliever. So, ibig sabihin, pag sinabing wise, ako, ang tingin ko sa taong wise, bago ka mag-desisyon, halimbawa, nakikipag-transaction ka. Lalo ngayon, di ba, ang dami ngayon sa online, magbabakasyon ka sa isang lugar, papabook ka, no, online. You need to validate. Sino ba yung kausap mo? Legitimate ba? Yun yung wise. Yes. Before you release your money, lalo na online banking pa yan. Ba, yung uso-uso ngayon yung hacking. So, ibig sabihin, ng taong wise, pinagpaguran mo yung pera na yan eh. At ang daming naloko like Mitsaran manakaraan. Tama. Kaya talagang, ako naman, sa mga taong mga ganyan, nako, please, have fear of the Lord. Kasi, may kumbaga sa mundo, ang tawag nila karma. Pero sa Bible, hindi. Hindi karma ang tawag dyan. Eh. God is a God of justice. When we say that God is a God of justice, aba, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos din, marunong manghusga. Marunong din siyang mag-adip. No, marunong din siyang, ibig He's sabihin, He's a God of justice talaga. Yeah, pag sinabi kasi justice, marunong siyang mamalo din. Kaya dapat kailangan sa tao talaga fear of the Lord. No? Talagang minsan sa dulo ka magsisisi kapag naranasan mo na ang lahat. Pero sana wag mo nang hayaang maranasan mo pa yon. Sa mga tao naman, maging wise na lang tayo para hindi tayo mawalan. Ibig sabihin, be careful na hindi tayo mahulog sa isang patibong. Minsan nyo kasi iba, kumbaga, sigisigigang sa pagdidesisyon eh. Walang pattern eh. Walang sinusundan na ano eh. Kaya minsan naloloko din. Kasi emotion lang lagi tingin ko. pag emotion kasi walang wisdom. Pero pag may wisdom, gumagawa ng kaparaanan. Talagang pinag-iisipan, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, meron na tayong mga online selling, di ba? Meron na tayong mga bibili ka online, mga ganon. So, isang bagay para maging matalino sa pagbili at sa pagdidesisyon, tignan mo yung mga reviews. Kung ito ba ay legitimate na seller, kung magaganda ba yung mga feedback, ayan, validation. Kahit sa news ngayon, no, may fake news na. Kahit mga alahas ngayon, napipeke na. Mga bags, ang dami ng replica. Diba? No, pwede nang pikein ang lahat at pwede nang gayahin. Kaya dapat maging matalino tayo, no? Yes. Parang maging clever as a serpent, sabi nga, 'di ba? So, dapat maging matalas din tayo, no? At hindi tayo basta-bastang magpapaloko kung marunong tayong mag-validate ng facts, 'di ba? So, yes. Ano 'to? Mag-a-apply siya hindi lang pagdating sa news, hindi lang pagdating sa information. Even sa, no, sa pagbili natin, pag-purchase natin ng mga bagay-bagay, ng mga gamit, no? At even sa relasyon, hindi porket sinabi ni Kumare na, uy, alam mo ba, nakita ko si ganito may kasama, maniniwala ka kagad, di ba? Validate minsan, minsan kaya nasisira ang relasyon kasi naniniwala sa sabi-sabi ng iba, no? Hindi pag-usapan ng mag-asawa o kaya ng magkaibigan, o di ba? So, napakahalaga niyan, no, mga lightmates. Pass, it's already 10:48. Baka meron po kayong huling pananalita patungkol po sa ating talakayan ngayong araw na ito. Go ahead, Pass. Well, gusto ko lang tapusin dito ang ating pag-uusap kasi we're talk about life, eh, no, yung nanguhudas, nanluloko, yung may problema sa buhay. Pag meron kang new life, lalo na pag Kristiyano ka na at meron kang kahinaan, if you have real new life coming from the Lord, this involves the following Holy Spirit leading, no, in every part of our lives. Una, kapag talagang Holy Spirit nasa iyo, hindi mo na ipapalo yung sinful nature.
Katulad ni Judas, tama, pinalo niya kanyang simple name. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, walang control sa buhay niya. Pero kapag ikaw ay filled with the Holy Ghost, biro mo, naalala ko lang bigla, no, yung 10 inatasa ng mga apostol para magpakain ng mga balo. Diba? 10 sila. Sa 10 ito, may 2 lumutan. Si Stephen na namatay ng maaga, the first martyr. Pangalawa, si Philip the Evangelist. Dati lang silang nagpapakain ng mga balo, pero dahil sa kanila naging matapat sa maliit, naging kagamit-gamit sila. So ibig sabihin, ang inano nila, ang sinunod nila, yung urging of the Holy Spirit. Pero kapag ang sinunod mo ay yung panglaman, ay talagang magkakasala kaya. Kaya sa pagtitikan natin sa mahal na araw nito, mga kapatid, lahat naman tayo may kanya-kanyang kahinaan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kasalanan. Pero if you go back to the cross, if you go back to Jesus Christ, everything will be forgiven and will be cleansed. Ganyan kaganda pag tayo nasa Lord. Yes, amen, amen to that. Ako mga Lightmates, it's already 10:50. At bago po tayo magtapos, hayaan niyo po ibahagi ko sa inyo ating God's Word for the day, found in Psalm 43 verse 1. And it says, "Vindicate me, my God, and plead my cause against an unfaithful nation. Rescue me from those who are deceitful and wicked." Mga Lightmates, dalangin natin na pagpala kayo at naging matalino, no, sa pamamagitan ng ating talakayan ngayong araw na ito, no? Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga Lightmates. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu na sa araw nito ng Miyerkules Santo na kami po, Diyos, ay may oportunidad na magkaroon ng reflection, time, and moment with you to ask for your forgiveness, to pray and worship you, that even read our Bible. May moment na kailangan namin yung ganito. Nang sa gayon, kami patuloy na masiguro namin na kung ano man ang aming pagkakasala at pagkukulang, ay patuloy niyo pong mapapatawad at kami malilinis niyang nang sa gayon kami maging karapat-dapat sa inyo. Nalalaman ko po na karamihan sa aming mga Lightmates, may kanya-kanya naman kaming kahinaan, hanggang ngayon ay aming pinaglalabanan. Tulungan nyo kaming totoong magkaroon ng total submission and repentance, not just only a remorse, hindi lang dahil nalungkot at nagkaroon ng emosyon, umiyak, na, kundi magkaroon ng totoong pagbabago. Pagpalain nyo po ang lahat ng nangyayaring nagaganap EGR sa bawat churches ng Body of Christ, na ito po isang paraan upang mga tao ay mailapit namin sa inyo, maintindihan nila at maunawaan kung gaano kang naghirap, kung paano kang namatay para sa amin, upang ito'y mag-udyok sa kaibuturan ng aming puso para aming pag-ingatan na kami hindi mabuhay sa kasalanan kundi mabuhay sa kabanalan. I know that you are not yet finished with all of us. Continue to change us and break us and mold us and make us the way you are. Father, salamat, at kami patuloy na hayaan niyo po, tulungan niyo kami, turuan niyo kami na ang aming gawin ay hindi mauwi sa sinful nature, kundi patuloy na mapuno ng Santong Espiritu ng Diyos na magdadala sa amin para makasunod kami sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga Lightmates, kaya naman sa iyo po namin pinakakatulad ang bagay. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. And good morning po. Amen and amen. Ako maraming salamat, Pastor Nel, and of course, sa mga Lightmates na kasama po natin ngayon. Bukas po, no? Kahit po Thursday, Monday, Thursday, yeah, no? Yung sabi nila, Monday, no? Monday, Thursday. Yes, no, Monday na Thursday pa. Monday na Thursday pa. Corny. Kahit pa holiday, guys, no, meron pa rin po tayong bagong episode na aabangan. Kaya mga Lightmates, magkita-kita po tayo bukas, ha. Same time, same place. Pastor Nel. Maraming salamat, Lightmates, Sarah, na maging sa ating mga Lightmate friends para po sa inyo pong walang sawang pagantabay dito sa ating programa. Hanggang sa muli, kami po inyong samaan dito po sa Light TV Radio, Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. At kami po inyong mga kaibigan at sangalan po ni Brother Eddie Villanueva na nagpasimula ng Straight From The Word. Ito po inyong lingkod, Pastor Arnel Rosareccio, tataga Jel San Pedro Laguna. God bless you. Good day! At muli ako po inyong lingkod, Sarah Lagsak Arsenio, na nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang araw na puno ng pag-asa. Nag-uumapaw na grasya at siksik na kaalaman. Sama-sama tayo dito lang yan sa Straight From The Word. God bless you all. See you tomorrow. Bye! Effective Brand Declaration. Retaliation. Totoo ba? Sacrifice to Jesus? Mahalaga ba? Indispensable. Back to basic Christian virtues.